Bakit bastos ka, Brad? Dumadaan lang kami rito, ah. Saan mo gagamitin yung video? Hindi, makinig ka muna, Orlando. Pwede kang masampa ng kaso rito eh. Anong solusyon dito, Marlon? Kasi mangyayari at mangyayari ulito. Expect there will be more to come. Meron tayong the laws of God and the laws of man. But sometimes the laws of man is hard to do. But sometimes it just needs a little more patience. Yung pag-iakap ko sa'yo, totoo yun. Kaso nung ginawa mo uli, siyempre anong gagawin namin? Orlando, kapag nakita ko na pinanggigipit mo yung mga nagsasamba dyan, hindi kita sasantuhin. Ang video na ito ay pinasa ni Orlando Pakulan sa hashtag ipabitag mo. Si Orlando Pakulan, isang caretaker ng farmhouse sa San Fernando, La Union, October 28. Bandang alas 9 ng gabi, dumaan daw ang pamilya ni Marlon Inco. Ayon kay Orlando, lagpas na raw kasi ng italakdang oras ang pagdaan ng pamilya ni Marlon. Kaya naman bilang ebidensya at base na rin sa utos ng kanyang amo, binidyohan ng caretaker ang pagdaan ng pamilya. Ngunit ang pagbibidyo ni Orlando na uwi sa mainit na diskusyon. Muntik na yung mata ko. Nahampas din daw sa mukha si Orlando ng kawayan. Dahil sa ginawa po sa akin itong pastor na pinanghampas po ng kawis sa mukha ko ng kawayan. Kasi nahuli po sila sa hindi tamang oras na pag-uwi. Binibidyoan po lang po sila, sir. Galit po siya sa akin at nagsabihan po ako ng bubo, sir. At saka gago, pagkatapos inamon po ako ng suntukan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Magandang umaga sa iyo, Mang Rolando. Magandang umaga din po, sir. Okay, naka-live tayo, ha? Mang Orlando, ano ba nangyari dito sa nakikita namin ng video? Parang medyo may kunting tulakan dito o gulo. Ano bang nilalapit mo sa amin? Gusto kong maintindihan muna. Bilang caretaker po, sir, sumusunod po lang po ako sa utos ng attorney po namin, sir, na pag-umuwi po yung pastor, sir, na hindi po tamang oras, sir, videoan po lang po, sir. Mm-hmm. Pagkatapos, sir, videoan ko po, sir, galit na galit po sa akin, sir, yung pastor, sir, pinagsabihan po ako ng bubo at saka gago, sir. Pagkatapos, sir, inamin po ako ng suntok. Sir, hindi po siya nakuntinto sa akin, sir. Binalikan niya po ako. Inampas pa ako ng kawayan dito po sa mukha, sir. Kaya ako po siya nireklamo po, sir. Malimit ba mangyari ito, Mang Orlando? Opo, sir. Palagi po siyang ganyan po, sir, na umuwi. Pero binibidyoan ko lang po, sir. Hindi po ako nakikipag-away po sa kanya. Pero sila, sir, parang minamasama po nila, sir. Pag binibidyoan ko po sila, sir. Mm-hmm. Hindi po sila tumusunod po sa oras, sir. Ano bang oras na dapat sundin na... Ang sabi po nila, sir, sa korte po, sir, alas 7 ng umaga, sir, bubuksan po yung gate. Okay. Pag gabi po, sir, alas 7, sasara po, sir. Sa makatuwid, may court order na nakasaad sa utos ng hukuman na... may duplicate na susi si Pastor Inco, di ba? Pangalawa, ang susi na yun, bubuksan ni Pastor Inco alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero itong gate na to, kung sakaling may emergency, only in cases of emergency concerning Pastor Inco and his household, kung pupwedeng dumaan dyan, okay? The gate shall be open 7-7 only in cases of emergency. Ang ibig sabihin, makakadaan sila. Kung papano nga naman kung may emergency, may sunog, halimbawa may agaw buhay, magbubukas siya ng gate at pwede siyang magbukas. Yun ba'y naintindihan natin dito? Dahil yun ang aking pagkakaintindi sa nakasulat sa dyan sa may utos ng hukom. Orlando, ano ba nangyari nung gabi na yun? Kasi iba yung nakikita ko sa video. Ano ba talaga? Hindi ko naman po alam, sir, na galing po sila sa ospital, sir. Pero may doon sa video na sabi nila, Kuya, galing kami sa ospital emergency. Naniwala ka ba roon o hindi? Hindi po ako naniwala, sir, na emergency po, sir. Pero ang payo ko lang, sir, bilang caretaker, sir, bibidyoan ko lang po sila, sir. Mm-hmm. Parang okay. May katibayan po ako, sir, na okay. Talagang muhuyo po sila, hindi po tamang oras. Ang amo mo ba, abogado or individual? Retired po na pulay, sir. Itong video mo na to, pag pinakita mo sa judge, magagalit sa'yo ang judge, mapapahiya yung amo mo, Orlando. Alam mo bakit? Sinasalpak mo na yung camera sa mukha ng tao, bastos na yan eh. Kung kukuha ka ng video sa malayo,
Kumbaga nagpo-provoke ka na, mali na yung ginawa mo. Saan mo gagamitin yung video? Ngayon, ang retired police na amo mo, pag nakita to, mapapahiya kasi mali. Tsaka may mga bata eh. Oh, harassment yan. Hinaharass mo yung tao, dumadaan. Si Pastor Marlon Inco. Pastor Marlon Inco, magandang tanghali sa iyo, Pastor. Sir, magandang tanghali din po, Sir Ben. Naka-live tayo ngayon, Pastor. Pastor, apo, apo. Ano ba nangyari doon sa video na inidinapit sa amin ni Mang Orlando? Sir, bali, ilang magulo ang isip namin noon, sir. Nung umalis po kami, nakita naman po nila na kinagat ng aso yung anak ko. Ah, kaya pumunta okay po kami ng ospital. Eh nung galing na kami sa ospital, inabangan niya po kami pabalik. Anong oras siya kinagat ng mga panahon? Mga bandang ano na po yun, alas 7 po, mga alas 8:30, ganun po. Mm-hmm. Nakita po nila na lumabas po kami. Ito ba yung gabi na to? Ito yung anak mo nakagat sa braso? Opo, opo. Ay, lubuan po siya nung tinakbo po ng ospital, yung mga kapitbahay nga po namin. Mm-hmm. Nakita rin po sila po yung nagtakbo sa anak ko. Mm-hmm. Kaya alam po nila na talaga may emergency kami. Ano ba nangyari sa iyo? Parang ikaw ba'y naharas? Natakot nga po. Alam po na po na nag-aabang kasi sabi ng mga tao sa amin, nakaabang sila, nagiinuman po dyan sa may daan. Ay, sure. Kaya natatakot na rin po ako, nakahanda na rin po ako na baka nga galawin kami. Dahil nga, yan po ang oras na lagi nilang ini-insist na hindi na po kami makakadaan. Oh, Orlando, nandiyan ka ba? Nagiinuman ba kayo sa labas nung pumasok sila? Hindi po, sir. Nakaupo ka lang? Sir, nandun ko sa tabi lang po, sir. Sa tabi ka lang, umuupo ka lang? Po, sir. Pero hindi ka umiinom? Hindi po, sir. Tumatagay ka lang? Hindi, sir. Yung medical ko po, sir, hindi po ako nakainom, sir. Pero nag-shot ka lang? Hindi po, sir. Narinig mo naman yung pastor at siguro naman kung ikaw may anak na kagat, hindi mo ba maintindihan? Ayan, may literato rito, kagat ng aso. Yung sinasabi niya po ni pastor na dumaan po sila dito, sir, na sinabi niya nakita namin na duguan yung anak niya, sir, hindi po totoo, sir. Sige, sabihin mo, hindi mo na nga alam na sabihin mo. Ngayon, alam mo na sa ospital, gusto mo bang makuha? Gusto mo bang tulungan ka namin para puntahan sa amo mo para ipakita yung medical certificate na pumunta sa ospital? Sir, palaki. Hindi, makinig ka muna, Orlando. Pwede kang masampa ng kaso rito eh. Yung video mo ang magiging ebidensya laban sa'yo. Kahit na pastor ka o kahit na pari ka pa, ministro ka pa o kung sino ka pa mang leader relihiyon ka pa, eh wala ka namang karapatang magbubuhat ng kamay sa kahit kanino. Hindi mo magkakaroon ng kalutasan ang suliranin ang problema kung hindi tayo magiging mahinahon sa pagtugon sa mga sitwasyon. May karapatan ba naman kasi yung caretaker na to, ha, na pagkukuhanan na ng video, ipagpalagay ng may utos. Yung caretaker, yung amo mo riyan, yung abogado ng amo mo riyan. Hindi mo pwedeng kunan ng video ang kahit na sino without their permission. Violation of Data Privacy Act yan. Republic Act 10172. Mataas po ang parusang pagkakabilanggo niyan. Pwede namang iulat yung binabanggit na paglabag doon sa panahon. Isulat mo na lang, gumawa ka na lang ng memorandum or documentation ng paglabag. Pero yung ganun, kukunan mo ang violation mo niyan, parusang pagkakabilanggo, tataas yan hanggang 12-16 na taon yan. Kautusan ng hukuman at pag court order po yan, dapat susundin nating lahat. Diba? To preserve the majesty of the law, we observe the commands of our judicial authorities. Ano nakalagay diyan sa kautusan na yan? Yung pastor bibigyan ng kanyang sariling susi. Okay? Siya yung mangangalaga. Okay? Nung susi na kanyang hawak. Bubuksan niya yung gate ng alas 7 ng umaga, isasarado niyang gate alas 7 ng gabi. Pero may kulatilya, yung kautusan, ginaugmentul po ng kagalang-galang na hukom diyan sa San Fernando, La Union Regional Trial Court. Ang kulatilya po, except in cases of emergency. May patunay si pastor na kaya siya na-delay ng pasok, lagpas ng alas 7 ng gabi, lagpas doon sa naunang itinatakda. May emergency siya dahil nakagat ng aso yung kanyang anak. Kinailangan niyang ipagamot, kinailangan niyang asikasuhin. Pagpasok sa ikalawang kulatilya na nakasaad dyan po sa kautusan ng hukuman, pwede siyang pumasok, pwede siyang magsara ng gate kahit lagpas na ng alas 7 ng gabi. At walang pakialam, hindi po pwedeng pigilan ng caretaker na yan, ng kanyang amo o maging ng abogado ng kanyang amo. Pastor at Rolando, pwede ba kayong magpatawaran na lang malapit ng Pasko? Yes, sir. Walang problema man po sa akin, sir. Pastor Marlon, okay ba sa'yo? Sir, kasi matagal na po nangyayari po yan. Paulit-ulit na lang po, sir. How many times in the Bible it says God will have to 70 times 7, di ba?
Opo. Umabot na ba sa po, 70? Maraming beses na rin po, sir, pero hindi naman po ganun karami. Okay. Anong solution dito, Marlon? Kasi mangyayari at mangyayari ulito. Expect there will be more to come. How do you balance yung pagiging preacher mo and the application of being a preacher to understand itong mga unbelievers or heathen, as we call them, because you seem to be more understanding, because you have the discernment and the wisdom of the Lord, if I had to talk to you this way. Opo, sir. Ginawa naman po namin, sir. Actually, nagpimapiro na po kami ng parang wala na pong mangyayari. Kaya lang, naulit na naman po, sir. Anong solution sa palagay mo, nakikita mo? Nung pinauulong po nila yung kaso, sir, nakasampa na po yung kaso, nagalit na naman po. Pastor Marlon? Opo, sir. You're giving me an endless loop, paulit-ulit ka lang. Ano ang solution mo para dito? I mean, I'm trying to help you. Yung pong magandang pag-uusap rin, sir, nandun din po kami. Aabot kaya dito na medyo kakalat mo ng dugo? Ay, hindi naman po namin gusto mangyari yan, sir. You know, may kasabihan, Pastor. Fill in the blanks. Blessed are the peacemaker, for they shall... Fill in the blank. Ano sabi sa Bible? Hindi naman po kami ang gumawa ng... Blessed are the peacemaker, for they shall... Blank. Kaya ako ang peacemaker dito. What kind of denomination are you as a Christian church? Sa Baptist po kami, sir. Ano magagawa mo bilang isang pastor, bilang alagad ng Diyos na mangangaral? Paano mo papakita ngayon dun sa mga tagapagsunod o flock mo kung ganitong situations that you yourself? Alam mo kasi, Pastor, meron tayong the laws of God and the laws of man, but sometimes the laws of man is hard to do, at sometimes it just needs a little more patience, di ba? Kunting pasensya lang. Nagyakapang kami noong panayon, sir. Niyakap-yakap ko, sir. Akala ko, sir, bati na kaming dalawa. Anong klaseng yakap yung yakap Hudas? Hindi po, sir. Nagyakapang po kaming dalawa kay Pastor, sir. Pastor, nagyakapan na pala kay Rito. Opo, sir. Anong nangyari, Pastor? Nagkabati na po kami niyan, sir. Kaya lang. Inulit nga po, sir. So, anong inulit niya? Yung lagi po niya kaming tinatalian at kinakandaduan sa gate, tapos yung mga dumadaan pong mga members namin kahit bata. Maabot na ba sa barangay ito, Pastor? Napakaraming beses na po, sir. So anong sumuko ng barangay sa inyo? Hindi na nga po kami pinakikinggan, sir. Anong oras bang inyong service? Sige nga. Umaga po ng Linggo, sir. Anong oras ka nag-umpisa? Mga alas 10. Anong pinakahuling church service ninyo? Sana po 5 o'clock. So pag may service kayo, pwede naman kayo humingi ng police assistance muna to put an order na mayroong magbabantay sa gate. Bro, Orlando, anong gusto mong sabihin dito kay Pastor? Para po sa akin, Sir Bain, gusto na kong matapos, sir, kahit magpatawaran na kaming dalawa, sir. Parang wala na pong gulot po, sir. Gusto mo nang matiwasay. Pwede mo bang padaanin yung yung nagsasamba roon sa kanila? Yes, sir. Kung ano nang problema, sir, binigay ko pa yung contact number namin sa kanya, sir. Pwede mo ba silang baka sa aling medyo malate ng konti, pwede bang pagbigyan na pauwiin na lang muna, wag naman pagsarahan? Problema sa akin, madali lang naman kukausap, sir. Saka, sir, may pinagsamahan naman kami yan, sir. May pinagsamahan naman pala kayo, pastor siya, ikaw. Bakit parang ang hirap magpatawaran dito? Pastor, ano ba itong... Palagi yung pinasabi niya sa akin, pakukulong kita, sabi niya po sa akin, sir. Kahit nagharap na po kami sa barangay, nagayos na kami, sir. Wala, sir, nuloy niya pa rin yung demanda sa akin, sir. Kaya hanggang ngayon, nagkakasuma rin ako, sir. Pastor, hindi ko po siya kilala. Baka magkaayos na kayo rito? Opo naman, sir. Lagi naman po kaming bukas sa pag-aayos. Kaya lang po nga, siya lang po ang paulit-ulit na nangaharas po sa amin. Kung wala naman po siyang gagawin pangaharas, hindi naman po kami magre-reklamo, sir. Orlando, paulit-ulit ka na rin daw, sabi ni Pastor, pangaharas mo. Hindi po, sir. May tanod naman po, sir, na paglit po sila, tanod po ang mag-a-assist, sir. Kung sakali, parang... para maniwala po sila na lit po silang buhay. So, yun naman pala, Pastor Marlon, may mga tanod naman pala, si. Sir, di po totoo, sir, na ganun po ang ginagawa niya. Sir, bigla na lang po na kahit wala naman po sa oras na sinasabi niya kung ano-ano pong paggigipit po sa amin noon. Kaya alam, Pastor, ikaw ba yung naghamo ng suntukan? Hindi po, sir, parang... Pero ikaw yung naghamo ng suntukan. Pa-play mo nga to, play nga natin. Pogi. Pogi ka talaga. Kaya, tama. Halika! Dalawa lang tayo.
Pastor? Yes, sir, Ben. Opo. Are you proud of what you did based on what the video saw? Hindi po, sir. Well, if you're not proud, I'm not trying to judge you, but your behavior is not a pastor at all. Alam naman natin si Orlando, parang kinukunan ka ng video, mali rin siya. Kaya lang, it went to a point that you were already challenging him to a fist fight. Baka kasi pag nalaman ng mother church mo yan, baka matanggal ka pa, baka mawalan ka pa ng miyembro mo yan. Pastor Marlon, ano ang solution mo para dito? I mean, I'm trying to help you. Yung pong magandang pag-uusap rin, sir, nandun din po kami. Pero hindi lang po ako, sir, ang pwedeng kasama. Hindi lang po ako pwedeng mag-decision kasi, sir. At naintindihan nyo naman siguro na meron po kaming body. Well, I understand where you're coming from, but now your church is in conflict with the property owner. Kasi ganito lang, Pastor, kasi ako nagtasalang, naghahanap lang ako ng common ground for solution. Apparently, opo, sana nga po. You want to talk about problems. Good luck to you. May the Lord give you the discernment and understanding, and may the Lord give you a little more patience to the people who are unbeliever. You happen to be a believer. You understand what I'm saying? And if you're a believer, you understand how God's mind is versus those who do not believe. Sige, Orlando, pakulan, humingi ka ng dispensa, alang-alang ngayong Pasko. Pastor Marlon Ingo, kung ano man yung nakaraan, sana balik na lang natin yung dati-dati nagsamaan. Kasi bumbog na ako sa kaso. Gusto ko na rin manahimik at nabuhay ng walang kaaway. Hindi ako sa nang tawad kung sakaling may kasalanan man ako sa'yo. Magpatawaran na tayong dalawa. Anong gagawin mo dyan, Pastor, ngayon? Narinig mo ng salita si Orlando? Si Orlando, hindi naman tayo talaga magkakilala kung baka sinasabi mong meron tayo pinagsamaan. Pero kung nagkakilala naman tayo na ganyan, pinatatawad naman kita talaga. Sana kung talagang pinatawad ka na, sana huwag mo nang ulitin yung lalo na mga bata. Ito lang huli, kaya lang naman ako naging ganitong reaksyon kasi babae na yun, anak mo na yun. At isip ko, kawawa naman kami. Sana naiintindihan mo rin kami, hindi naman kami nananakit sa iyo. Wala kaming ginagawa sa iyong pananakit. Ikaw ang nananakit sa amin. Tinatawad kita. Lahat, lagi na lang. Sabi ni Kapitan, huwag mo nang ikasuhan pa, Pastor, dahil meron na. Ganun ginawa ko. Yung pagyakap ko sa iyo, totoo yun. Kaso nung ginawa mo uli, siyempre, anong gagawin namin? Nakita ko na pareho, Orlando. Yes, sir. Po. Ayaw ko nang makarinig, Orlando, ng panggigipit. Yes, ala akong pakialam kung pulis ang amo mo. Ang amo mo at ako magtutuos kapag tinuloy mo pa tong panggigipit sa mga nagsasamba. Hindi kita sasantuhin. Itaga mo sa bato. Yes, sir. Kung nakikinig man ang amo mo, kung sino man yung amo mong talpulano, ala akong pakialam. Amo mo ba nagsabi sa'yo? Sige, gipitin mo yung mga nagsasamba na yan. Hindi po, sir. Sino may gawa nito? Lang po, sir. Sinusunod ko lang po yung utos na... Oo, sinusunod ng utos na videohan mo kung sakali may paglabag. Pero yung sinasabing pang-uudyok na provocation, kasama ba yon? Hindi po, sir. O, hindi naman pala. Nakilala na kita. May paiyak-iyak ka pa. Ako nga, marunong umiyak. Papatawa yung susunod. Sana huwag na ako makarinig ng ng ganitong reklamo. Susugurin kita. Itagaan mo sa mata. Hindi ako nagbibiro. Sige, ilalarga ko muna kayo. Baka magyakapan kayo uli ng totohanan. Orlando, may warning na ako sa'yo. Ah, narinig mo ba ako, Orlando? Yes, sir. Kakalkalin ko yung mga kaso mo na yan. Hindi ako nagbibiro. Kapag nakita ko na pinanggigipit mo yung mga nagsasamba dyan, kung ano-anong ginagawa mo, pati mga bata, ako na makakalaban mo, hindi kita sasantuhin. Luko-luko na ako ngayon. Hindi na ako disente. At sa iyo naman, Pastor, totoo itong aking mga sinasabi. Hindi ako nagbibiro. Magpasensya ka lang. Huwag ka nang lumaban. Itawag mo lang sa akin. Magpapaposte na ako dyan. I hope na magkaayusan kayo ngayong Pasko na to. Gusto ko lang magkaayos na kayo. Tigil na to. Kawawa naman yung mga nagsasamba na walang kinalaman. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. #ipabitag mo.